Yo guys, yun. Welcome back sa ating video. Ngayon guys, ito na yung mga napanalunan natin pang auction sa FB. Ito guys. Bali yung isa nating auction na ay yung binili sana natin na card na worth 1,000 pesos. Hindi na muna natin mabubuksan kasi parang matagal-tagal pa yata siya darating sa akin. So ito, since na kahapon ko lang 'to napanalunan, eh magkalapit lang kami nung nagpa-bid si pinuntahan ko na lang siya. Then pinikap ko tong napanalunan ko na sa bid. Almost lahat 'to is sa Miami Heat. So bubuksan natin siya guys parehas. Ito naman, matagal na to eh. Hinihintay ko sana to na isabay doon sa isa nating bibilin, na binili na cards. Kaya lang, mukhang matagal pa darating yun. So, sa susunod na lang natin siya. Total, marami pa tayong kinuwang mga cards. So, yun na lang. Isasabay-sabay natin na lang silang lahat. Mga tatlong pack pa tayo. So, ano ba nung susimula natin? Ito na lang muna, yung black. So yun guys, no, masarap talaga magbukas ng card eh. Kahit na mga ganito, kahit na alam mo na yung itsura nila, pero parang mas okay pa rin talaga pagka bubuksan mo na. Iba sa feel, iba yung feelings talaga. So ito na guys, kakakuha ko lang nito guys, fresh na fresh to. Medyo lumalaban pa, medyo pumapalag ang ating cards. Yun, no, unang baraha. I see. Unang baraha natin. I see. Precious Achiuwa. Ah, kitang-kita guys. Rookie cards. Napakalupit. Guys, ito ang unang cards ko na Court King. 2020 at saka 2021 bukod sa ating acetate kasi yan, ano yan eh, personal collection yan. So ito parang card ko lang to na extra cards ko lang. Ayan guys, ang ganda, panalo. Thank you kay boss na pinag kuhaan ko na ito, no, sa auction na panalunan ko to. RC, ang ganda. Court King. Pinakita niya sa akin yung binibenta pa siya. May binibenta siya. Acetate naman siya. So, hindi natin alam kung ano yun. Hindi natin kasi trip eh. Pag iba talaga eh. Kailangan Tyrese lang tayo. So, ito naman si Tyler Hero. Putang dupit. Kung titignan mo guys sa picture. Alam mo color blue yung ano niya. Yung uniform niya dito. Pero hindi pala. White pala talaga. Parang may pagka-color blue kasi, di ba? Ang ganda so, sa mga idol ko to during Miami Heat. Ito naman siyempre walang iba kundi si Jimmy Butler. Ayan guys, ganda ng card na to. Jimmy Butler in the house, yo. Okay ah, okay, panalo tayo sa na-auction natin. Bali na-auction natin to guys, 300 pesos lang siya. Hindi na tayo lugi ron. Ito naman oh, Certified Bam Adebayo. Marami naghahanap nito minsan sa mga posts natin sa FB. Nakikita natin, pero ang ganda na ito guys. Bam Adebayo Certified. Ayan oh. Kitang-kita naman ng kagandahan naman. Diba? Kitang-kita ang ganda. Yan guys, ang ating Bam Adebayo. Sa susunod guys, mag-open pa tayo yung binili natin na worth 1,000 pesos. Meron na siyang kasamang Luka Pogi Doncic. Masama yun eh. So ito pa rin, Tyler Hero pa rin syempre.
Napakaswerte naman natin. Nakakuha natin ito ng halagang 300 lang. Sama-sama ng Miami Heat. Shoutout ulit kay Boss. Ayoko nang ibigay, i-drop ang pangalan mo. Baka, alam mo na, baka sumigat tayo. So, alam mo na Boss kung sino. Shoutout sa'yo. Susunod ulit once na mag-bid ka. I always see your beast. Lagi kitang babandayan. Hehe. Thank you Rido Boss ha. Salamat. Ayan, ganda ng cards niya. Basta ang ano na is taga Sela dong part siya. Yun na yun. Ito ba mo, diba? Meron na ako nito. Meron na ako nito. So, hindi na natin kailangan itong itignan pa. Basta si Bam Adebayo pa rin yun. At ito, si Derrick Jones. Yo, Derrick Jones. Derrick Jones. And ito na naman yung mga ganitong cards yung gusto ko talaga. Mga kapal. So guys, si Tyler Herro. Yung mga Court Kings. Ilalagay natin siya sa top loader. Marami pa tayong top loader dyan na extra eh. So doon natin nilalagay si Tyler Herro. Ang kapal niya ito ah. Humidikit ah. Paano to? Putik na yan. Hindi natin alam kung paano makukuha. Gusto ko siyang buksan. Hindi ko siyang makita. Hindi ko siyang maano. Wait lang guys ha. Ang concentrate natin to. Kasi baka masira. Baka magkaroon ng damage. So, ang kailangan natin ng cutter. Wait lang guys. So yo guys, no, ito, tignan natin siya. Be careful. Yun. Kapal kasi niya guys, di natin siya mo-open kung hindi natin lalaslasan ng konti. At dikit na dikit siya guys. Hirap na no, atakin. Medyo hawahi. Hiwahi na natin ito na sobra. Masira pa yung card eh. Yun, lumabas na. Yan guys. Sira na yung card niya. Kita na lang natin ng bago. Derrick Jones from Miami Heat. Napanalunan din natin to sa auction. Siyempre, 300 pesos guys sa may Facebook. Ikaw, kung magkukulik ka guys, kung magkukulik ka, mag-Facebook ka na lang. I-check mo rin sa mga group ng legit na NBA card collector groups. So, dun may mga nagpapa-auction. I-check nyo na lang dun, guys. Siyempre, ito. Joe Crowder. Kilala naman natin siya, guys. No? So, malakas din to. Ayan, complete set ng ating Miami Heat. Napanalunan daw to ni Boss sa box breaker. So, in-auction nyo na lang. Then, ayan guys, ang lupit naman, ang gaganda naman ng panalo. Thank you very much ulit Boss ha, salamat ulit. So, tuloy natin yan at next natin ito. So guys no, alam nyo guys, ngayon ang pinaka magandang opportunity para mag-collect ng NBA cards. Kasi talagang ngayon na naglalabas sila ng mga murang cards ng mga collector dahil nga sa panahon natin yun. As a beginner tulad ko, mas okay sa akin na mag-collect ngayon ng mga cards kasi kahit papano talagang bumababa yung presyo nila. Bumababa talaga, hindi wala kahit papano, talagang binababaan talaga ng mga collector natin. Kasi nga syempre kailangan din ng budget kahit papano, so dagdag budget na rin talaga. Dahil nga kahit pa wala pang income. Tapos, after ng pandemic, diba? Doon tayo bumawi.
doon natin makikita kung magbabago pa din yung sistema ng pricing ng ating mga cards or ganun pa din. Sana, syempre magbago kasi nga, balik normal na yun. So, para naman sa mga ano, bago dyan, na katulad ko, newbie, this is your chance to collect the cards kasi pero sa mga tulad ko din na low budget lang, no? Hindi naman ganun kalaki yung budget para sa pag-collect ng NBA cards. Magano lang tayo. Oops, nag-zoom. So guys, no, yun. Pagka kukulit tayo guys, hinay-hinay lang din, no? Kasi meron talaga mga collectors ngayon na talagang binababa nila yung presyo nila. Pero sana naman, wag naman yung sobrang baba naman ng offer natin sa kanila. Kasi namumunan din yun. Kumbaga, hindi naman namumunan. Kumbaga, gumagastos din yan. So, fair lang sana. So, ito na guys, no. Ito na yung napanalunan natin. No. Jamorant. Dominance at other Donruss. Dalawa lang yata ito guys eh. Yata siya. Shoutout sa napanalunan ko rin to. I think 250 yata ito. Nakalimutan ko na. Yan. Kitang-kita. Jamorant yo. Sastig. Bali, di ko pa ito napipicture. Sisend ko ito kay boss yung napanalunan ko na itong bidding na ito. Salamat din. Salamat sa mga sa mga napanalunan ko na bidder. Bidding sa auction ng sa Facebook. So, ito na guys. Open na natin siya. Mukhang madilim ang ano ha. Mukhang madilim yung isang card ha. Ito muna, Donruss. Tangin, nagalit na galit guys. Kita nyo ba si Moran? Ano, galit na galit sa Donruss. Ayos. Ganda. Diba? Mura lang to guys. Mura lang natin ako ba ito. Ayan, Jamoran. Ito naman. May sleeve siya guys. Pero ayoko ng gantong sleeve. Totoo lang. Ay, ng top loader na ganito. Pwede natin alam. Parang luma kasi siya eh, no? Parang luma itong oh, parang luma nga talaga. Ang protector lang talaga to once na magba magsiship ka. Ang tigas. Grabe, ang tigas ng top loader na to. Ayoko ng ganito eh. May ano siya sa likod, sa gilid. May kulay. Yan lang. Nakita nyo guys na, diba? Parang ang tigas niya. So, pang ano lang to guys. Pag ano ba, man, magdi-deliver. Ito pwede mo itong gamitin. Talagang protect yung mapoprotecta talaga nito yung card mo. Kasi mayroong mga top loader na pangbaga pang indoor lang ba. Ito pang outdoor. Ito mga ganitong top loader pang outdoor to. May mga top loader kasi na pang indoor lang. Tulad nitong mga to. Ito yung mga ganito. Ito pang indoor lang to guys. Medyo malambot lang kasi siya. Pero para sa akin lang yun ha. Hindi ko naman hindi ko naman sinasuggest na pag ganito indoor lang ha. Hindi naman ganun. Ang ano ko lang. For sa akin lang. Para sa akin. For my personal opinion lang. Kasi ang tigas na ito guys. Oh. Promise. Pag binato sa'yo na ito sa mukha, magkakasugat ka. Hindi. Joke lang. So ito. Itabi natin itong top loader na to. Para just in case na meron tayong ibenta na card at magustuhan ng isang tao dyan na kaibigan natin eh, ito ang gagamitin natin na pang shipping. So okay guys, no, ayan, Jamorant Dominance guys, check nyo kung magkano to sa ano sa tawag na ito, check nyo kung magkano to sa ano sa eBay o sa Google. Jamorant, tangin na, good condition talaga siya guys, napakaganda. Kung oh, di ba? Good condition siya guys, oh. Kung ano nga guys, kung papagrade ko to. Siguro mga grade na to, 9.5 pataas.
malapit niya eh. So tatabi na natin yun yan syempre. At ililipat natin sila sa ano, top loader. So ilan yung top loader na ilalagay natin? Syempre ilalagay natin ito, Taylor Hero. Certified ni ba mga diba? At syempre si Jimmy Butler, Taylor Hero again, Precious at yung Joe Crowder. Hindi na to. Okay guys, ito bali lang to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 top loader. Oh. Guys, pag nag-collect kayo guys, huwag kayong ano, bara-bara. Kung bang makuha, mas na mahal ano. Okay din mag ano, mag bumili kayo ng personal pack nyo. Pero mas okay para sa akin yung talagang ano, yung pipick mo na kung ano yung kaya, yung ano, yung mas okay sa akin kung ipipick mo na yung ano, yung NBA player na gusto mo kaysa mag-repack-pack ka pa. No. So guys, ito yung ating top loader na bagong-bago ba, di ba? Dami pa hindi nagagamit, no. So, isa-isay na natin sila. Ay, ba't ganun? Parang may damage. Yung top loader natin parang inaamag ah. Ultra Pro guys, 250. So kung gusto nyo bumili, maghanap lang kayo sa mga nagbebenta dyan sa Facebook, or hindi naman kaya sa May Shop kayo mismo pumunta para talagang ano kayo, kampante kayo, kasi nga syempre shop yun eh. So once na hindi maganda, hindi mo nagustuhan, pwede mo isold, di ba? Hindi tulad ng personal, kasi sa personal na tao-tao lang pagka kadalasan dyan, once na makuha mo na yung item, hindi na pwede mag-solid dyan. No refundable na yan guys. So, yun. Ito guys, no. Ayos. Ganda na. Protektado na, di ba? Oo, ha? Wala pa ata ako na itong gantong ano, RC. Parang wala pa ako na itong ganitong rookie card, ha? So napakaswerte natin, Precious Achiuwa. Wala pa tayo niyan si Precious ngayon pa lang. At syempre si Taylor Hero, di ba? Lagay natin sila lahat dito syempre. Ayan, Jimmy Butler. Itong kapal nito, ayun, kaya pala makapal, dalawa. Kalokohan talaga. Ayun, Jimmy Butler, ang ganda guys. Ganda nito. Sa personal, parang wala lang siya. Pero pag nakita, ay sa personal, sa picture, di ba, yung mga pinapost sa Facebook. Pero pagka nakita mo siya in personal, puta. Ang lupit pala talaga. Nakakawala ng stress kapag nakikita mo sila. So pagka ikaw personal ko, pagka ikaw ka magko-collect ka nito, hindi lang yung collect nito dahil lang sa pera, wag ganun, no. Kailangan isa puso mo din siya. Kasi gusto mo yung ginagawa mo. Hindi porkit na nabalita mo, uy, may pera dito sa NBA cards. Uy, may pera dito sa cards. Magko-collect ako. Wag ganun, guys. Kailangan pagka nag-collect ka nito, talagang gusto mo kasi mag-collect. Kasi pag nakikita mo sila, masaya ka. Ganun 'yun. Although sa panahon yun, kailangan nating talagang ng pera, ng budget. So, pero mas lamang pa rin dapat na kaya ka bumibili ng cards kasi collector ka. Kasi nga masaya ka pag nagko-collect ka ng mga cards. Hindi yung kaya ka lang bumibili ng mga cards eh kasi gusto mo magka-pera. Mali yung guys. So, maano kayo dun guys. Wrong na wrong kayo dun. Dapat kayo bumibili kayo ng cards kasi gusto nyo. Diba? Kasi masaya kayo pagka nakakita kayo ng cards or meron kayong cards na nakakikita personally, na tulad nito, nakikita mo siya, wow, parang napapawo ka, stress reliever na rin ba? Kasi nakatuon na yung oras mo sa kanya na pag nakikita mo siya, ayun nga, parang nababawasan kahit paano yung iniisip mo kasi meron ka ng cards na ganito, masaya, parang ganun yung feeling eh. Ayun, diba? Jamorant.
So ngayon, nung una hindi ko rin damdam yung ganitong mga essence ng pagko-collect ng card eh. Pero ngayon parang alam mo yung feelings na ganito pala pagka nag-collect ka ng cards. Parang minsan ayaw ko na siyang bitawan din talaga. Ang gusto ko saan saan na lang sila. Pero syempre, di ba, hindi naman natin masasabi yung panahon or sitwasyon. So ito guys, no. Nasa top loader na sila lahat. Yun guys. Sa susunod na open natin guys, i-open ko naman yung ano, yung binili natin na mula kay Sir Neil na parcel niya, yung fire cell niya na NBA guards, Luka Doncic, Ja Morant at saka Jrue Holiday. Yung meron, ano, gusto ko yung Jrue Holiday kasi meron yung ano eh, pink crack ice na prism. So kinuha ko siya worth 200 pesos lang, apat na piraso yun. Meron pang basta apat siya, puro magagandang cards siya. Jrue Holiday tsaka si Ja Morant din. Dalawang Ja Morant naman yun, isang rookie at saka isang vanity plate. So check natin yung guys next sa video ko. At saka yung isa pa, siyempre si Luka Doncic, ang lights camera action ni Luka Doncic. So sana may previous na ibigay si Sir Neil, sana meron siyang isama ron para happy happy tayo lahat. So ayun guys, no, salamat. Thank you. What's up guys?